so hello, we're on and welcome back to our Franz's channel. At sa ngayon, meron tayong bagong vlog. Ang content natin ngayon ay unboxing. Okay? Unang tip, this is a gadget na pwedeng natin magamit sa susunod natin na vlog at lalong papaganda ng ating video quality. Kasi karamihan ng ating mga video dito sa Franz's channel ay kuha lamang sa isang smartphone. Kaya kung napapansin nyo, hindi siya ganun kalinaw, hindi magandang quality, shaky, kahit yung audio. Minsan din, pag ginagamit ko yung smartphone, kailangan ko mag-set up pa ng ibang gadget like light, audio, punin ka pa ng mic, no? Para lamang siya magamit, so medyo bulky. But this time, meron tayong nakita sa internet and na-review ko, maganda siya. Dahil portable, maganda ka ng audio and video quality, and I think worth it naman yung presyo niya. And of course, bago ang lahat, please do subscribe to our channel, Franz's channel, by clicking the subscribe button below and pakilike na rin and share. Okay, so without further ado, let's go to our unboxing. Okay, simulan na natin ang pag-unbox nitong ating bagong gadget na siyang magagamit natin sa ating mga future vlogs or sa ating mga travel. So, please welcome our featured gadget for today, ang DJI Pocket 2. This is a portable, handy, small camera with gimbal. Okay, so kung titingnan mo, maliit lang siya. Parang kasi laki lang siya nung phone, no? Ayan. Okay. So this is a camera, this is the version 2 of the DJI Osmo Pocket na meron na siyang camera and at the same time stable dahil meron siyang gimbal. Okay, so ayan siya, no? Naka nicely packed siya, very compact. Ayan, so buksan natin. Okay, so ito na yung camera mismo. Ayan, maliit lang, no? And ito, buksan natin. Kapak pa siya talaga. Ang ganda ng packaging. Ayan. So, ito siya. So, this is the cover. So, meron siyang lagayan dyan. Meron siyang lagayan para sa card, no? Meron pa siyang mga foam, no? Parang protection. Ayan. So, ito lang siya mismo. Ayan. Liit, no? Ito mismo yung DJI Pocket 2. Okay? So, tanggalin mo lang to. Tanggalin natin ito. Yan, oh, maliit lang siya. So, andyan na mismo yung kanyang monitor. Yan, yung screen. So, ito na mismo yung camera with gimbal. Yan, so ito, pipindutin mo para sa power. At ito yung meron dito power button sa gilid. Yan. Hindi ko pa ganun ka-sure, no? So, buksan na muna natin. Tingnan yung laman. So, this is the DJI Pocket 2. This is the cover. Okay, so meron pa siyang kasama dito. Ito, yan. Yung maliit na box. This one is the manual. Yan, kasama siyang manuals, no? And, yan, sticker. DJI sticker. Yan, ito naman yung kanyang DJI Pocket 2 Quick Start Guide. Yan. Okay? At, ang laman nitong box, along with the Pocket 2, buksan natin. Yan, so meron siyang kasamang silica. Disikan para ma-absorb yung moisture. So, hindi ito kinakain, ha? Hindi ito tinitipla. Okay, so meron siyang kasamang yan, wrist strap. Yan. Okay, what else? Maliit lang siya na box, pero ang dami niyang laman. Okay, ito naman yung kanyang power cable. Yan. For charging and I think for transferring of files. Okay. Yan, meron siyang kasamang lightning adapter. Yan, mamaya papakita ko kung saan ito ikinakabit dito sa ating DJI Pocket 2. Meron din siyang kasamang yan, USB-C type adapter. So yan, meron siyang lightning adapter para sa mga iPhone. Ito naman para sa Android. Yan. So mamaya, tingnan natin kung saan siya ikakabit. And ano pa? Meron pa ba? Meron pa. Okay. So, ayan. Meron pa dito. Isa. Ito. Maliit din. Okay. Ito naman yung kanyang mini control stick or joystick. And itong isa, ito yung tinatawag na yan. Ito yung tinatawag na tripod mount. Itong tripod mount na to, dito siya actually sa baba. Ito natatanggal to. Yan. So, yung kanina, yung power cable, dito mo siya isasaksak. Yan. Isasaksak. Para mag-charge, no? So, yung kanina, meron tayong mga adapter, the lightning, and the USB-C type. Yan, dito actually yan, pinakabit.
Ayan, tinatanggal ito. Ayan. At ini-slide siya rito. Ayan, nandiyan na siya. Kasi ang purpose nito, para ikabit yung phone. Ayan, dyan siya. Ayan. Okay? So, kung other phone naman, ang gagamitin naman yung USB-C type. Okay. Okay, ito naman yung joystick kanina, no? So, dito din siya i-slide. Ayan, ayan siya. So, di ba? Ito na ngayon yung control mo. Okay? So, ito yung kasama niya dito sa ating DJI Pocket 2. Okay, ito ang weight niya o yung bigat niya, actually, hindi mabigat. Ang gaan is only 117 grams, no? Ayan, pagaan. It comes with a 3-axis stabilization gimbal. Meron siyang 180 panorama at nasu-zoom mo siya 8 times. Meron siyang field of view na 93 degrees kaya medyo malaki yung kanyang sakop ng kanyang camera. Okay, so paandarin na natin. Lagyan mo natin itong mga stickers na nakakabit. Ayan. And ito sa taas. Okay, so ayan na siya. Okay, ang price ito is 19,990. Standard lang siya. Yun na kanina yung mga nakita nyo kasama niya sa package na yon. Meron na mga 29,990, yun naman yung creator combo. So medyo may dagdag siyang mga ibang accessories like tripod, may extra lens siya na mas wide ang angle, meron siyang kasamang wireless mic, and do-it-all handle. Yan. Okay, so hindi naman natin habol yung creator combo na yon kasi yung mga extra accessories naman na yon eh, pwede naman natin mabili, no, na sa murang halaga. Okay, so again, this is the DJI Pocket 2. Papanda rin natin. Okay, gawin natin. I-click natin ito sa gilid. Yan. Yan. Okay. So, automatically, nakaharap sa inyo. Kaso, naka-Chinese pa ito. So, hindi pa natin siya na-configure. No? So, ngayon, kung i-off mo naman, ito pa rin. Press mo lang. Yan. Siya. Okay, so guys, mag-aaralan ko muna kung paano ito gagamitin, ha? And magkakaroon tayo ng secret vlog dyan. Sa ngayon, pinakita ko lang sa inyo ang laman ng DJI Pocket 2 package na standard. Okay? And by the way, yung palang kanina, ito yan. Yung tripod mount niya. Dito yan. Tinakabit, tatanggalin mo lang itong isa. Saan patanggalin natin? Ang medyo mga skip. Yan. So, pag tinanggal mo ito, no? Pwede mo na ngayon ito, ikabit yung isa. Yan. Yan. So, nakabit na siya. Pwede mo na ngayon ito ikabit sa tripod. Ang ginawa ko, bumili ako ng tripod online. So, ito. Meron akong bilhin ng ganyan. Okay. So, pwede ko na siya lagay dito para stable. Pwede mo siyang bitawan. Ayan siya. Okay. So, yan. And, of course, kung nagamit ka ng phone, for example, tanggalin natin ito. Pwede natin yung phone ano kanina, adapter. Yan. So, ito ang inagay ko. Okay. So, pag pinapit ko itong phone dito, yan. So, di ba ganyan na siya? So, para stable, yan, bumili ako ng ganitong adapter para mas secure yung phone. So, paano natin ito pinakabit? Simple lang. So, ito, ikaklampon lang siya sa likod nitong ating DJI Pocket 2. Yan. No? So, tanggalin ko muna ang phone na kapag dito. Okay, so ikapatid natin ganyan. Ayan, so kumapit na siya. Tapos saka natin ilalagay yung phone. Ayan, then, okay, pasok lang natin ito sa phone. Ayan, so mas stable na siya, no? So hindi lang ganun ka-perfect, pero ganyan yung magiging setup niya. Okay, so para case yung phone mo, secure. And pwede pa rin yung tripod. Voila! Okay. Okay, so ayun, no? So this is the DJI Pocket 2 camera with gimbal. And by the way, maganda palang audio nito kasi meron siyang 4 sides microphone. So meron siyang sa harap, merong gilid, likod at sa kabila. Kaya maganda talaga yung kanyang audio. Okay, so hindi ko muna mapapakita kung paano ko siya i-operate kasi kakabukas ko lang, pag-aaralan ko pa talaga siya. Pero based on my research sa internet, meron siyang magandang quality and audio. Okay, so 4K ang kanyang video quality, ultra HD. So meron din siyang video time-lapse, hyperlapse, motion lapse, and meron siyang active track, no? I-select mo lang siya yung object na 'yon at kahit iwanan mo to, sumusunod na yung kanyang camera. So 'yan.
itetesting natin yan sa susunod. Meron din siyang slow-mo and maganda siya sa low light o yung medyo madilim na, konti lang ilaw, no? Hindi tulad sa smartphone kasi pag madilim, talagang madilim din. Ito, pwede siya sa low light. Okay, so, and by the way, pa magamit mo talaga totally in control ito, and at the same time, ma-open mo pa yung ibang mga features gamit ang application para mismo dito sa DJI Pocket 2. Yun yung DJI Memo app or MIMO. Okay, so download nyo yon sa phone nyo at pag kinabit mo yung phone mo doon, so dito mo na siya automatically i-control. Yung camera, yung video, lahat ng mga controls na gusto mo sa iyong Pocket 2. Okay, at the same time, doon sa application na yon meron siyang AI editor na yung kinuha mong pictures and video, automatically, pwede mo na siyang ma-edit and may post sa iyong mga social media like Instagram, Facebook, yung mga short videos, at meron siyang mga templates na maganda doon with sounds. Yung. So parang gumawa ka na talaga ng mini video gamit lamang yung app na yon, which is the DJI Memo app. That's all muna, no? Abang i-explore ko pa ito kung paano. And hopefully sa sunod nating vlog, may papakita ko na sa iyo, may testing natin siya sa labas at kung ano pa yung mga controls nito. Ngayon kasi hindi ko pa talaga siya na-i-explore. Okay? Yan o, ang ganda niya. Maliit lang. Ayan, sakto lang sa palad ko, no? And ayan na yung kanyang monitor, ang kanyang camera with gimbals. Stable na siya. Kahit gumalaw-galaw, pwede siya naka-steady lang. So, very handy siya. Hindi siya agaw attention, di ba? Tulad ng halimbawa, nag-vlog ka with phone, with tripod, yung ano pa ba? DSLR, no? Tapos mayroon pang microphone, di ba? Parang masyadong bulky, masyadong agaw attention. Tapos hindi naman tayo ganun ka-pro vlogger, no? Parang nakakahiya pa sa ngayon. So, anyway, pag ito, ayan, hindi siya agaw attention. Maliit lang. Talagang kasyang-kasya siya sa iyong pocket o sa iyong bag o sa bulsa ng iyong bag. Tama lang talaga yung kanyang pangalan na DJI Pocket 2. Okay guys, so that's all. This is our DJI Pocket 2. I'm sure magagamit talaga natin ito sa ating mga travel-travel. At i-share ko sa inyo yon. And I'm sure magiging maganda na yung quality ng ating video, yung audio, at kung ano-ano pang mga possibilities na pwedeng ihatid itong maliit na device na ito. Okay guys, so that's all for now. And abangan nyo yung mga susunod nating vlog dahil ititesting na natin ito. Gagamitin na natin ito. At gustong-gusto ko na una kayong makakita kung ano ang pinagbago kumpara doon sa quality ng ating mga dating vlog gamit yung smartphone. And thank you sa lahat ng sumusuporta sa maliit nating channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, you are very welcome to our humble channel. Please do click the subscribe button, the notification bell para maging updated ka kung may ipopost tayong mga bago. At please do like and share our channel. Again, this is Franz of Franz Chess. And see you on our next vlog. God bless. Keep safe. Bye-bye.